kapag tinignan natin itong iba't ibang problema ng ating lipunan. Ang demonyo ng kamatayan, ng kasinungalingan, ng kabastusan, ng corruption, ng kahirapan dahil sa pagnanakaw, ng kamag-anak incorporated. Ang lahat ng ito, kasama na ang peligro na mawalan tayo ng kasarinlan. Ano ang ating tugon? Ang tugon natin ay unang kay Kristo. Kapag tayo ay bumoto, huwag mo nang isaalang-alang, ano ba yung pakikinabangan ko dito? Ano bang makukuha ko dito? O magkano bang ibibigay niya sa akin? Ang itanong mo na lang ay, sino kaya ang pinili ni Kristo upang mamuno? At kung ano, sino ang pinili ni Jesucristo, siya sana ang piliin ko. Hindi na ako, kundi si Kristo ang magpapasya sa aking boto. Pero ang pangalawang K na dapat nating tandaan ay kapatid. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay boboto, alalahanin mo ang iyong kapwa-tao. Huwag ka nang bumoto para sa iyo. Huwag ka nang bumoto para sa sarili mong kikitain. Bumoto ka na lang para sa kapatid mo, sapagkat tayong lahat ay magkakapatid. Ang aking boto para sa aking kapwa-tao, hindi para sa aking sarili. Kapwa muna bago ang sarili, because the other name of Jesus is others. What we do to others is done to God. At ang pangatlo, the K, na laban natin sa demonyong may pitong ulo ay konsensya. Can you live with this decision? Hindi lang basta kung anong sasabihin ng ibang tao, kung anong sasabihin ng mga namiminta sa akin, kung anong sasabihin ng mga kritiko tungkol sa akin, wag na yon. Ang itanong mo na lang sa sarili mo ay, can I live with myself? Can I sleep at night with a clear conscience? Because even if I die, pwede kong sabihin sa harap ng Diyos, Panginoon, sa akin pong pagboto, ako po ay naging tapat sa aking konsyensya at ako po ay hindi nagtaksil sa inyo. Na yung lumabag sa inyong kalooban, Panginoon, na yung lumapastangan sa inyong pangalan, Panginoon, ay hindi ko papanigan. Pakinggan natin ang konsyensya. Tingnan natin ang kapatiran. Tanawin natin si Kristo. Sa ating pagboto, piliin natin kung sino ang gusto ng Diyos. Iisa lang ang dapat nating itanong, Panginoon, ano po ang gusto niyong gawin ko? Panginoon, sino po ang gusto ninyo sa kanila? Hindi na yung gusto ko, hindi na yung makikinabang ako, kundi yung gusto ninyo. Sapagkat ang gusto ninyo, Panginoon, ang pinakamabuti para sa aming mga Pilipino. Pagpalain tayo ng Diyos, panindigan natin ang ating pananampalataya.